This is diabetic blood. Kaibigan, isang pinagpalang umaga sa kaibigan. Kaibigan, yung umagang i-review natin itong okra. So, ibababad natin sa tubig within 12 hours and then iinumin natin yung kanyang pinagbabaran. Okay, so sabayan nyo ako. Tayo ngayon ay magbababad ng okra. Okay, ayan. So, nandito yung ating paglalagyan. Ito yung okra. Ayan. Chop-chop natin. Para makita natin na maghihiwala yung kanyang extract. No? Ayan. Ganyan lang. Okay. Ganyan lang. Ayan. Okay. So, lalagyan natin ng tubig yan para maghiwala yung kanyang okra extract. Ayan. Okay. So, hahayaan natin yan ng 12 hours. Okay? So, nakababad lang siya ng 12 hours, no? Okay. So, ito na ngayon yung nakababad ng 12 hours. Ito na. No? Ayan na. So, tingnan nyo. Eh, sasala natin yung ano, no? Medyo juicy talaga. Malapot. Ayan. Malapot, oh. Okay? Ito, no? Ito na yung nakababad na ng 12 hours. Okay? Ayan. Malapot talaga. Oh. Halos hindi malaglag yung tubig dahil sa lapot. Okay? So, ayan yung kanyang extract, oh. No, tingnan nyo, malapot. Ayan. Hindi maputol-putol yung tubig. Okay? Mayroon pa. Ayan. So, ito lahat yung kanyang pinagbabaran. Ayaw magputol. Okay, ayan. So, ito na ngayon yung ating iinumin. Ha? Pero bago ko inumin yan, magsusukat muna ko ng aking blood sugar para malaman natin kung ilan ang aking blood sugar ngayong umaga. Ha? Ayan. So, tingnan nyo kung ilan ang aking magiging blood sugar ngayong umaga. Okay? So, yan ang blood sugar ko ngayon. Okay? So, 135 guys, na? So, 135 milligram per deciliter ang sugar ko ngayon, no? So, wala pa akong almusal, no? So, malalaman natin mamaya, 30 minutes, no? So, ang oras ngayon ay 6:35 ng umaga. So, mamayang 7:05 ay susukatin ko ang aking blood sugar. Okay? So, inom na tayo ng okra juice or pinagbabara ng okra, no? So, within 30 minutes ay susukatin natin ang ating blood sugar. Yan, guys. Malapot. No? Medyo kakaiba, pero kailangan natin gawin, no? Para sa ating problema sa diabetes, no? Alam nyo, guys, no? Tayo lang talaga nakakaintindi sa sakit natin, ha? So, yung mga taong hindi nakakaranas ng ganitong karamdaman ay dapat intindihin tayo. Pero bilang isang diabetes, sa experience ko, alam ko sa sarili ko na ako lang ang nakakaintindi sa ating sakit, no? Ako lang nakakaintindi sa aking sakit, no? So, makakaranas ka nung minsan nakakarinig ka na parang ikaw daw ay isang taong napaparanoid na, isang taong nag-iinarte lang, no? Dahil hindi nila nararamdaman yung ating karamdaman, no? So, guys, ang ating karamdaman ay may kinalaman sa metabolic disorder. Ito yung problema sa absorption, no? Yung pag-process ng ating kinakain
para magamit natin as energy, no? So nahihirapan mag-process yung ating katawan dahil yung blood sugar na ating kinakain mula sa carbohydrates ay nananatili lamang sa bloodstream natin o sa dugo natin. Galangan ng hirap ma-absorb dahil kulang na sa insulin ang ating pancreas, no? So hindi na natutumbasan yung glucose na ina-absorb ng ating katawan ng insulin na binibigay ng pancreas, no? Yun talagang partner niya, yung glucose, ang partner nun, insulin. Kaya nga, pag ikaw ay diabetes na, siguradong pag sobra na ang dugo mo sa katawan ay niriristaan ka na ng doktor na gumamit ng insulin dahil yung talagang partner, no? Pero guys, kung sakaling kaya pa ng yung katawan, medyo nadadala pa sa oral medication, ay pinapayagan naman ng doktor na ikaw ay uminom ng gamot, no? Pero alam nyo guys, at tayong mga diabetes ay pakiramdam natin kahit kakakain lang natin ay nagugutom kaagad tayo, no? Dala nga ng sinasabi ko sa inyo kanina na ito ay may kinalaman sa metabolic disorder na yung ating kinakain na gagamitin sana as energy ay hindi na-absorb ng katawan, no? So para ma-absorb yan ng katawan ay mayroong supplement na makakatulong dyan, no? Tulad ng spirulina. Ayan. Yung spirulina ay tumutulong mag-absorb, no, ng mga nutrients sa ating katawan para magamit natin bilang energy, no? At saka kaakibat nun, ang isang diabetes ay medyo tumataas din ang blood pressure, no? So kailangan mo rin uminom ng Ganoderma King para mabalanse, no? Yan, partner po ang dalawang ito, no? Kung sakaling kayo ay interesado, ay lalagay ko dito sa taas yung aking contact number para tawagan nyo lang ako kung kayo ay o-order, okay? So, huwag nyo rin kalimutan guys mag-subscribe, mag-like, mag-share para naman ay marami tayong mabigyan ng impormasyon tungkol sa mga pagkain ng mga diabetes na may kinalaman sa pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Okay, so hintayin natin ang 30 minutes para malaman natin mamaya kung nagbawas ba talaga, no, sa pamamagitan ng pag-inom ng okra. And guys, no, so malapit na yung 30 minutes. So, nakikita niyo ang oras ko, nandiyan sa likod, no? So malapit na ang 7:05, natapos tayo mag-inom ng okra juice kaninang 6:35. Okay, so magsusukat na ako ng aking blood sugar. Okay, so ayan. Okay na. Tingnan nyo mabuti ang result, kung talaga bang nakakatulong ito sa ating mga diabetes. Ayan. Kita ba dyan? Okay, so ayan. Ayan ang aking blood sugar ngayon. 133, guys, no? So, kanina ay 135. So, nakabawas lang siya ng 2 mg per deciliter, no? So, ayan. Yan, actual na sukat ko yan, guys, no? So, mapuprove na natin ngayon na yun yung resulta sa akin, no, ng binabad na pinagbabara ng okra, no? So nasa inyo na yan kung gagawin nyo rin ang ginawa ko para mapatunayan nyo rin, no? Dahil dito sa akin, sa sistema ng aking katawan, yun lang yung kanyang resulta, no? Bumaba lang ng halos 2 mg per deciliter lang, no? So hindi pa rin tayo makakapagsabi na talagang ang okra ay nakakapagpababa o nakakapagpatanggal ng diabetes ayon sa resulta sa akin, no? Sa akin ngayon, no? Within 30 minutes, no? So hindi natin alam, within 30 or 1 hour or 2 hours ay bababa pa siya, pero ang kinukuha lang natin ay within 30 minutes para malaman lang natin yung epekto, no, sa ating katawan within 30 minutes. So yan guys, so patuloy lang kayong maniwala sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang, isuko natin ang ating karamdaman, no? Iiyak natin yan sa Panginoon. Humingi tayo ng total healing sa ating karamdaman, no?